Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Isang kumpleto ng isang customer na isang ano, isang steering vibration while apply brake. Yan, pag-apply mo, apply yung brake niya, ay yung pag tumatakbo sa ng mga 40 to 60, ano siya, pag-apply yung brake niya ay nagbabibration. Yan po yung complaint nitong ano, yung sasakyan na to. Itong sasakyan to, ito po yung complaint niya. Ito po, ang kailangan natin nitong mga guys ay ano, i-re-repeat natin yung rotor niya. Yan. Kasi baka dito lang kasi itong problema nito eh. Pag once kasi na ano, once kasi na yung problema ng sasakyan ay steering vibration while apply the brakes pedal, tapos nakakaroon siya ng vibration sa rotor disc lang yung problema niyan. May konting bingkong yan. Yan po yung complaint niya. Yan, ang gagawin natin ngayon ay i-re-repeat natin yung rotor na to, yung front rotor lang nito. Ang sasakyan na to ay Nissan Urban 2019 model. Ito po. Kaya itong rotor na to ay hindi natin matanggal ng kagaya ng ibang sasakyan na matanggal natin tong buo. Ito siya. Ito lang matatanggal sa ibang sasakyan ito. Yan guys, kailangan natin tanggalin tong reluctor ng ABA sensor niya. Ayan, ito po yung reluctor, ito po yung sensor. Ayan. Ayan ito. Kailangan natin tong tanggalin yung sensor din ng ABS para di masira. Yan, kailangan kasi natin tanggalin to kasi pag hindi natin tanggalin to ay kumakalang kasi sa gilid eh. Hindi talaga matanggal yan pag hindi natin tanggalin tong 41 na nut. Tapos saka natin matanggal yung reluctor para sa ABS sensor. Ayan, ito po yung isa. Tinanggal ko na po yung isa. Ayan. Ayan po yung nut dito sa ano, sa kabila din, sa kaliwa. Ayan po. Ayan po. Nakita nyo, may gut last sya. Ayan. Sungkitin lang natin ng pag-anon yan para labas. Para ano siya, hindi na siya kakalang doon sa dito sa housing ng knuckle. Ayan po. Ayan. Ayan. Ito po yung groove niya. Ayan. Ayan, mabubunot na yung reluctor niyan para sa ABS sensor. Ayan. Pero tatanggalin na natin itong ABS sensor na para hindi masira. Baka pagbunot natin, katabi niya, masira pa. Saka natin tatanggalin itong 4 na bolt para sa hub bearing niya. Ayan.
Yan po guys, ito po yung reluctor niya. Yan sa ABS. Kasi pag hindi natin tatanggalin yan, ito ang tutukod oh. Yan. Yan ang tutukod. Kaya kailangan natin tanggalin yan. Walang problema yan guys na magkabaliktad kasi pares lang yung bilog niyan at saka yung bilang ng ngipin. Yan. Lagyan natin ng left and right para lagyan natin ng right para yun. Ito yung magkagulo-gulo. Ano? Gusto naman tatanggalin. Yung matanggal ka pa siya. Oh, puta. Parang elf lang ah. Wala nakalagay na ano guys, wala nakalagay na left and right, lagay natin ang right to para wala kasi nakalagay na ano eh, marking eh. Ayan eh, wala. Guys, ayan po, ayan o, tanggal na siya. Ayan po guys, nasa loob yung rotor niya, diba? Yung rotor niya nasa loob. Kaya di natin mabunot. Ngayon, natatanggalin natin na ito. Ayan. Ayan, tatanggalin natin. Ayan ang mga bolt na 6 na piraso yung tanggalin natin para lalabas yung rotor pa likod. Yung bearing. Doon naman tayo sa kabila. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Tanggal na itong dalawa. Ayun, ang gawin natin ngayon ay i-re-repis natin itong dalawa na ito. Ayan.
magpapalit na rin tayo ng brake pads kasi naubos yung brake pad dito eh. Metal to metal yan, oh. Yan. Kaya i-repish ko muna to doon sa ano. Repishing machine. Guys, before natin is ilagay natin sa ano, repishing machine. Lilihain muna natin to dito. Yan. Lihain natin yan para maganda yung lapat ng ano natin. Adapter. Kasi kung hindi magandang lapat yan, tatabingi pa rin yan. Pangit pa rin yung pag-repish natin. Ngayon, lilihain muna natin to yan. Yan. Yung dalawa na yan, lihain natin. Para maganda yung lapat. Kasalan na. Ayan po guys, nakasalan na po yung ano natin. Rotor disc. Ayan po sir, nakasalan na siya. Ayan, nilagyan natin ng ano yung spring para hindi ano, hindi maingay kasi iingay to eh kasi ano eh. Ayan, nakasalan na siya. Ayan. Ngayon, unti-unti natin to ano pakainan. Ayan, i-switch lang natin 'yan. Okay. Tignan nyo guys, tignan nyo yung kain guys, hindi pantay, di ba? Yan o. Yan na yung problema, hindi pantay yung kain. Yan ang hahabulin natin dito sa kabila. Pati yun sa kabila, hindi rin pantay yung kain. Ayan o. Kaya ngayon, iyan natin to. Ipatay natin. Ayan na. Mindahanin na natin, ikabit natin tong ano kasi natalsik yung mga debris. Diyan lang tayo magsimula sa una, sa gitna. Yan guys, oh. Yan, oh. And sabi niya na ano? Sabi niya na tawag niyan, nagba-vibration pag ano, once na mag-trino siya. Ayan o. Ayan o. Yan guys, oh. Yan ang kain, hindi pantay. Yan, dito may kain. Dito banda, wala. Dito sa kabila naman, ganun din. Yan, oh. Dito may kain, dito wala. Kaya, nagwa-vibration siya pag once na magpiprina siya, magwa-vibration. Yan, yan ang problema nito. Kaya, kailangan natin ipantayan. Adjust lang muna tayo ng ano.
adjustan natin ang adjust tayo ng pwento. Ayan. Ayan, dito sa kabila. Okay. Ayan, hayaan na natin yan siya. Switch on natin dito. Naka-on na yan pala. Ito na lang. Ayan. Ayan, umikot na siya. Ilagay na natin ito sa ano, dito. Ayan. Ayan pa. Ayan po siya, kumakain na siya, oh. Kaya yung kain niya, guys, hindi pantay, di ba? Kasi yun kasi yung problema, nabingkong yung rotor. Ayan. 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 Ayan na natin yan na mga ano, mga mata hanggang matapos yun siya. Ayan, nabalikan na natin yung mamayan, guys, hanggat matapos yan. Ayan. Hello guys, ito po, palapit na siya matapos. Yung points, point 2 natin na adjust ng ano natin, pagkain ng rotor, ano pa rin siya, hindi pa rin siya umabot dun sa bingkong ng rotor natin. Ayan, oh. Pati yun sa kabila, ganun din, hindi umabot sa ano niya. Mayroon pa rin babalikan natin mamaya. Ayan, tapusin na natin yan, tapos babalik natin to para mamanggang ma-clear natin yung ano na yan, yung bingkong na yan. Ayan, oh. Ayan. Babalikan natin kasi konti na lang, oh. Konti na lang siya, tapos ngayon ano natin yan. Mag-adjust na naman tayo ng point 2. Ayan po guys, tapos na po yung ano natin. Tapos na po yung pag-repeat natin ng point 2. Ngayon, mag-adjust na naman tayo ng point 2 ulit. Ayan, abanti mo natin to. Ayan. Ayan po, nakabanti na siya. Ngayon, on lang natin yan. Ayan, i-adjust natin ulit natin ng point 2. Ayan siya, naka-zero po yung ano, bandang kaliwa. Point 2 natin. Okay. Sa bandang kanan, adjust natin ng point 2. Ayan. Itakpan natin yan. Ayan siya. Tapos, ayan. Tignan natin kung maano ba yung ano niya, yung hindi nakain. Yan, oh. Ang laki pang hindi nakain, oh. Hahabulin pa yan, oh. Sana makuha na yan sa isang daan lang. Sa isang daanan. Ayan. Ayan. Hayaan natin yan. Babalikan natin mamaya yan pag malapit na matapos kung natanggal ba talaga yung naiwan na ano. Naiwan na hindi nakain ng pag-repeat natin. Tingnan ko po guys, nag-addisyonan na po tayo ng point 2, pero ganun pa rin, mayroon pa siyang natitirang ano, natitirang hindi nakain. Dito sa kabila, mayroon pa rin siyang konting natitira. Ayan. Ayan po. Hintayin natin ito na matapos, tapos mag-addisyonan ulit tayo ng ano, lagyan natin na ng point 3. Kasi mas malalim ang ano nito, oh. Para mamaya, para finishing na naman tayo. Ang lalim kasi ng ano niya, oh. Wala kasi kaming ano, dial gauge para matesting kung mayroon siyang bingkong, kung ilan ba yung mm na bingkong na ano niya. Ayan siya, oh. Laki pa, oh. Yan, mabalikan natin naman yan pag mag-adjust na naman tayo ulit ng ano, point 3. Tapos na po siya guys, ayan, oh. Kunti na lang, ayan, oh. Yung dito niya, mayroon pa rin natitira, oh.
Ayan. Hintay natin matapos yan para mag-adjust tayo ng 0.3 para malaki-laki konti yung kain niya kasi malaki pa yung ano niyo. So yan. I-off muna natin to ng 0.3. Yan, luwagan natin din. 0.3 yan. Adjust natin dito. Ayan dyan, 0.4 pala yan. Ayan. Ayan po. Ayan siya. On lang natin yan. Ayan, babalikan natin mamaya yan pag okay na. Ayan po guys, yung 0.3 natin na adjusting. Ayan po, natanggal na po yung ano niya, yung hindi nakain ganyan na pag-repeat natin sa dalawang adjust natin ng 0.2. Ayan, ito po. Ayan. Sa kabila, ayan. Malapit na sa gitna na. Ayan siya. Ayan, nakuha na yung ano niya, nakuha na yung bingkong na nana. Talagang ano na siya. Hindi na sa bingkong tignan ngayon na ano kasi na ano na dito eh. Talagang ano na sa dito. Nakain na siya ng pag ano ng rotor niya. Ayan sa katalim. Ayan. Ayan. Nabalikan natin na mamaya na pag malapit na matapos para makita natin talaga na okay na siya. Po guys, nandito na po tayo ulit. Ayan. Ayan, malapit na sa matapos. Naubos na talaga yung ano niya. Okay na talaga yung ano niya na dito. Talagang nakain na lahat yung natira kanina ng hindi pa nadaanan ng talim ng ano natin ng pagre-repeat kayo na. Ayun, ay talagang nadaanan na talaga sa lahat to. Ayan. Ayan po. Ayan, okay na yun siya. Pagkatapos lahat yan, okay na yun siya. Makintab na yun siya. Kintab na kintab si Manong. Ayun po guys, natapos na siya. Ayan, pantay na sa lahat. Ayan po, okay na siya. Ayan. Ayan ay kakabit natin to sa ano niya. Will have bearing. Ayan, okay na siya oh. Makintab na. Wala na siyang ano, wala na siyang naiwan na hindi na daanan ng ngipin ng pang-repeat natin. Okay, tanggalin ko na 'yan tapos kabit natin to sa will have bearing. Ayan po guys, ikakabit na natin yung rotor disc dun sa will have bearing niya. Ayan, nandito po yung marking niya. Yung marking natin yung nalagay kayo na. At saka ito. Ayan, yan na lang susundan natin. Ayan, i-assemble na natin to. Ayan.
Ayan po guys, yung marking natin nilagay kanina, ito, ayan, dyan sa natin nakalagay din. Importante kasing mga ganyan position para hindi tayo magkaano eh, hindi natin maiba-ibang position. Kahit magkabaliktad pa yan, na pwedeng ikabit sa iba, pero maganda talaga yung maglagay tayo ng marking. Yan na, pwede natin na i-install dun sa ano nya, dun sa housing nya. Ayun, dun sa ano. Ayun, kabit ko muna to. Hello po guys, ayan po, natapos natin yung nagawa, yung ano, nirutis ko na yung sasakyan. Ayun, ito po yung sasakyan na ano, ginawa na yung ano nya, yung complete na vibration while apply brake pedal. Ayun, nirutis ko naman guys, okay na siya guys. Kasi yung rotor disc nga nya, na ano natin, yung nirepis natin ay hindi pantay yung ano nya, hindi pantay yung kain ng ano, lapat ng preno, yung lapat ng preno nya, kaya yun, nagkakaroon talaga siya ng vibration once na i-preno mo siya. Pagtatakbo siya ng 40 to 60, tapos i-preno mo siya, yun, nagwa-vibration siya, yun sa steering vibration. Yun po yung dahilan nito. Ayan, yan po yung problema nito. Kaya ngayon, nirotis ko ngayon, ngayon lang, okay na siya, wala na siyang vibration. Stable na siya once na mag-preno, stable na siya. Ayan, yung mga ano, sa lahat ng may problema ng ganito guys, ay pag steering vibration while apply brake pedal, ang problema talaga niyan guys ay ano, rotor disc sa harapan. Uneven na siya, yung may bingkong na siya. Ang dahilan na sana may nakuha kayo ng ano, ideas ito sa video ito. Pasensya na kayo guys na hindi ko nakapakita yung ano, yung pagkabit ng rotor disc kasi pinamadali kasi to. Tapos yun, hindi ko na ano kasi nakaabang yung manager namin, kaya hindi ko na videohan. Pero na videohan ko naman yung una na kung paano ang pagtanggal ng rotor disc nito at saka yung hub bearing niya. Ayun, yan guys. Magpaalam na ako sa inyo at saka uwi na ako kasi okay na 'tong sasakyan, i-release na 'to. Ayun, yung